Bago ang lahat, luma muna. Naging mainit ang reaksyon ng mga analyst dahil sa naging laban ng Brooklyn at Philadelphia. Medyo late lang ako ng update dahil may trabaho na ngayon. Back to normal na ulit. Ang isa nga doon yung sinasabing naging tribute pa ng mga Sixers players dito kay Ben Simmons. Dahil noong fourth quarter ay walang kumuha ng attempts mula sa starting unit ng Philadelphia. Big game din para kay Kevin Durant, Kyrie at Seth. Ayon kay Doc Rivers ay nung nawala si Seth sa kanila, nagka-problema sila sa spacing. Pero ando naman kasi si Harden, halos ganun din ang ginagawa nila sa Sixers. Yung dalawang teams naman ay well-rested bago yung laban na yon. So naging mainit sa kanila ang media ngayon. Ayon pa sa report, mula nang maglaro si Harden sa Philadelphia ay naging mataas ang rating nila at na-break pa nga nila yung record sa unang game ni Harden sa Sixers franchise na naitala pa noong 2001. Ayon pa kay Charles Barkley na minsan tumatama naman siya kasi nga meron siyang tama na si Harden ay merong reputasyon na nawawala or nagiging invisible man kapag merong big games. Sabi nga ni Barkley ay walang nagawa si Harden versus Nets, pero kung tutusin mas big game yon para sa Brooklyn dahil sila yung naghahabol sa number 6. Ang Philadelphia kasi ay merong pang 5 game advantage. Ang Nets kailangan pa ng 4 na panalo. Hindi lahat ng players ay maganda ang gising. Malay natin, kaagaling pa lang sa club ni Harden. Ang reputasyon kasi ni Harden na sinasabi ni Barkley ay kapag playoffs, hindi talaga yon pag regular season. Meron na lang 15 to 17 games ngayon ng mga teams at pwede na ngayon mag-countdown. Ang target wins sa East para makapasok talaga sa playoffs, at least number 6 ay nasa 45 to 47 wins. Yung Cleveland meron 3 game advantage kontra Toronto. So mahabol pa kasi yung sa Cleveland, pero yung number 5 hanggang number 1 na merong at least 40 wins ay kailangan na lang nila ng at least 5 to 7 wins para makasecure talaga ng playoff spot. Sa West naman ay secure na ang playoff spot ng Phoenix Suns dahil 16 games na lang natitira sa kanila at lamang din sila ng mahigit 16 games kontra number 7. Ang Memphis at Golden State ay papasok na rin sa senaryo na yon base sa natitira na lang ng games. Kapag nanalo pa sila ng nasa at least 7 or 8 panalo pa, secure na sila. So nagkaroon nga ng dalawang sunod na panalo ang Golden State at ang kailangan lang pala nila ay hindi si Draymond kundi ang legendary ni si Jackie Moon, ang idol ni Klay Thompson. Si Wiggins talaga hindi ko alam kung naglalaro pa sa Golden State, pero si Klay Thompson, yung iba sinasabing wala na di umano yung dati niyang game dahil nga sa injury. Pero base sa history, pangatlo si Klay Thompson na nawala sa NBA ng dalawang season na merong mataas pa ring average sa pagbabalik niya. So hindi kasama sa listahan itong si Kevin Durant dahil isang season lang siya nawala. Si Klay umabot ng mahigit dalawang season at nag-average pa rin siya ng 16 points, 3 rebounds, 2 assists at 35% mula sa 3-point area. Medyo mababa sa kanyang usual average, pero base sa history, mataas pa rin yun. Since dumating itong si Jackie Moon dito sa Golden State, undefeated pa sila ngayon. Pero dalawang games pa lang yun, at least nanalo sila. Pero baka pagdating ng playoffs para makakuha din ng panalo ang Golden State or maging inspirado si Klay, pumunta ulit itong si Jackie Moon. So bago ko tapusin ang episode na to, meron lang nagchat sa akin sa Facebook page na yung Lakers daw ba ay nagtatanking na dahil natalo sila kontra sa Rockets. Kung fans or haters man kayo ng Lakers, dapat alam nyo na no sense na magtank sila ngayon. Kasi kung magpapatalo lang sila para sa draft picks, hindi naman nila basta-basta pakikinabangan yun. Dahil merong nakaabang sa kanila, ang Pelicans at Memphis. Ang nasusulat pa, kapag pumatak ng number 1 to number 10, pwedeng kunin ng Pelicans. Pero kapag pumatak naman ng number 11 hanggang number 30, Memphis ang pwedeng kumuha. Kaya nasabi kong no sense magtank ngayon ng Lakers dahil franchise ng LA ang masisira talaga. Dahil tatlong superstar ang nasa lineup nila ngayong season. Dahil nga naging part yun ng trade para kay Anthony Davis na yung mga first round pick ay makukuha ng mga teams na nabanggit ko. Base kasi sa nasusulat, kung hindi kinuha ng Pelicans yung 2021 first round pick ng Lakers, pwede nilang kunin sa 2022. So medyo masakit din sa kila yung naging trade talaga dito kay AD. So yan muna ang update ngayon regarding dito sa NBA at hindi ko na naman alam kung paano tatapusin ang episode na to, kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.